lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Wico Soto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat, sa ating Vice Mayor, Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal, sa lahat ng kasama natin mula sa National Government Agencies at sa bawat kawanit ng ating pamahalaang lungsod. Binabati ko rin siyempre ang ating mga bagong batch ng SPES. Ilan po tayo? Meron tayong 776 na SPES beneficiaries para sa batch na ito. Maraming salamat sa mga kasama natin sa PESO, sa pag-aayos po nito. Gaya ng lagi natin sinasabi, yung pag-apply po ninyo ay strictly first come first serve basis. Minsan meron tayong mga targeted sectors, pero yun po yung ginagawa, no? Walang palakasan po dyan. Ang allowance po na binibigay sa inyo, 60% ay galing sa ating pamahalaang lungsod at meron din pong counterpart ang ating nasyonal na pamahalaan sa pamamagitan ng dole sa halagang 40%. Sana yung pagkakataon na ito, both in terms of experience and in terms of financial benefit, ay talagang samantalahin natin, ano, at i-maximize natin. At sana marami kayong matutunan sa maiksing stay ninyo dito sa ating LGU. Congratulations sa mga SPES natin. Noong nakaraang Lunes, wala pong flag raising dahil ayon kay Sir Bryant Merrill Ruiz Quong, may bagyo noong mga panahon na yun. Ni ayon kaya sa forecaster natin na si Sir Al, hindi si Al Edrelin, kundi yung isang Sir Al. Halimutan ko yung apelido, letter S yata. Santiano. Ayun. Ayun kay Sir Al, forecaster, may bagyo noong mga panahon na yun. Pero thankfully, hindi naman naging malakas yung bagyo. Maraming salamat sa lahat ng responders, sa ating mga barangay, at sa ating mga opisina, mga staff natin na nag-overtime. Ang alam ko sa susunod na, ngayon kanya-kanyang budget yung overtime, ano, in case may mga nag-overtime, ano, kanya-kanyang office yung panggagalingan ng budget ng overtime. Pero next year ay may iba budget na tayo for emergencies. Galing Dream Fund, pwede ba sa Dream Fund? Basta Dream Office. Okay, sige. So at least hindi na problemahin din ng mga office head and department head kasi hindi naman nila pinaplano yung bagyo, ano, mas nasa magandang position yung DRMO para gawin yan. Anyway, nga, last week walang flag raising. Noong isang linggo, may mga nabanggit po ako, in-announce tungkol sa new City Hall project natin. Pero sabi ni City Admin, pagkatapos nung flag raising, hindi ko daw napaliwanag ng maayos. Ang dami daw kulang dun sa sinabi ko. Kasi yung new City Hall project natin, gaya ng nabanggit ko naman nung isang linggo, hindi lang po yan building. Kasi kung building yan, kung building lang siya, but hindi lang siya building, ano, yung building mismo, yung floor space niyan o yung floor area nasa umigit kumulang 46,000 square meters. Medyo malaki po talaga siya kung kukumpara natin dito sa current City Hall building natin na nasa 28,000 square meters lang yung floor area. Ang dami pang patay na area, 'di ba? Ang dami pang maze sa loob, saka dugtong-dugtong po talaga siya. Pero hindi lang yung 40,000 square meters na floor area ang papagawa natin, kundi pati yung mga open spaces. Dito po, kung saan kayo nakatayo ngayon, bubuksan po natin ito, dire-diretso hanggang revolving tower po yan eventually. Pero syempre, hanggang dun lang muna sa sakop ng new City Hall building yung maipapagawa. Tapos meron siyang evacuation areas, meron siyang siguro ang mga open space natin, kasama yung mga road lots and site development, siguro mga 20,000 square meters din po yun. So total, floor area plus open space areas, road lots, nasa mga 60 plus thousand square meters po yung pinag-uusapan natin. At again, hindi lang istruktura, kasama po dito yung demolition works na medyo mahal din, ilang libo per square meter din pag mag-demolish. Pwede naman i-google lahat to. Yung structural, mechanical, architectural plans, ano pa ba, yung earthquake proofing technology, mga seismic, ayun po, kayo dapat may alam nito, yung
provisions for IT, hindi lang yung fiber optic network, pero pati provisions for future technologies. May mga espasyo po para rito. Si A, ano pa ba yung mga sinasabi mong dapat banggitin ko? Para hindi ka na magreklamo mamaya pagkatapos magsalita. Ano pa? IT provisions, ano pa? Sabi ko na yung architectural plans. Ano pang meron dito? Oh, more or less, site development. Actually, yung site development yung isa. Alam mo, sa totoo, kung siguro ibang admin o sa ibang lugar, hahati-hatiin yung project eh. Diba? Alam niyo naman, wala yung mga kasama natin sa engineering ngayon. Pero kahit yung mga old projects naman dito kasi, ang ginagawa, hahatiin. So gagawin mo na yung building, isang project, ito yung pondo. Susunod na taon, electrical works, ibang project. Paayaw natin ng ganun. Gusto natin sabay-sabay na. Gusto ko rin malaman ng tao exactly kung ano yung ginagawa natin. Ano, hindi natin hahati-hatiin yung project. Ito yung isang buong project. Sa totoo, pwede talaga siyang hatiin kasi, yun nari, open space. Pwede naman talagang separate project yan eh. Kung gusto ko lang pababa. Pero gusto natin transparent tayo sa lahat. Ano? So, yun po. Para lang po yan sa kaalaman ng lahat. At sa susunod na linggo, may mga announcement pa tayo. Dahil nga, siguro dahil ito yung pinakamalaking project natin, ano, sa kasaysayan natin, gusto ko well-informed ng bawat isa. At last, patungkol po dito, para sa ngayon, ano, ang last po ay yung budget natin, yung nakalaang pong budget para dito. Dahil ang dami nating natipid in the previous years, dahil bumaba yung presyo ng mga pinapabid natin, na dahil hindi naging priority yung infrastructure from 2019, especially during pandemic time, kung 9 billion po ito, hindi naman 1 year ito, more mga 3 years po ito babayaran. Ito po ay mga surplus natin. So walang regular programs, projects, and activities na tatamaan. Ito po, kung sabihin natin, 2-3 billion per year, puro surplus lang po ito. Mga savings lang po ito. Tapos sa savings natin, na walang mababawas sa programs, projects, activities natin, parang magic, ano, magkakaroon tayo ng budget para sa bagong City Hall natin. So walang nasacrifice na old programs, projects, and activities, pero nakakapagpagawa tayo ng 9 billion. Na new City Hall campus or at least yung phase 1 ng ating ano new City Hall kasama na ng mga open space. So very exciting po talaga ito, ano? So yun lang po muna. Susunod may mga ikukuwento pa po ako sa inyo, pero alam kong gutom na po si Sir Allen, kaya yun lang po muna. Maraming salamat. Adjourn na po tayo.